Ang bilis. And hello po sa 187 viewers. And so, share nyo na po ang live na ito. And for sure naman, dadami tayo mamaya. And please, like po. Pakilike din po itong live stream natin ngayong hapon. Oh, sino na dyan ang nakapag-download ng Creamline Volleyball app? Download na kayo! Diba? Ako sa level 2 na ako. Thank you so much po sa mga nagsisend ng virtual gifts. Siyempre, bida-bida ang ano, Creamline, kahit sa laro. O, sino na nag-iinis dyan? Diba, ang cute lang, naglalaro kayo. Nilalaro nyo kami, ganon. So, mamaya na kayo maglaro. Dito muna tayo sa Kumu. Oh, isang oras lang naman to. Tapos, goro na kayo. Ano na kayo dyan? Ma-addict na kayo maglaro. Ako nakuha na rin yung technique. Galing ko nga eh. Paano manalo? Secret! De, timing lang yung timing. Creamline Volleyball app na lang. Download nyo siya. So, meron po sa Google Play and App Store. If Google Play po if Android and App Store naman kapag iPhone. Ayan. So, kaya mag-download na kayo kasi ang ganda ng games. Ganda ng game. Saya. Ang saya pag ano, di ba, yung mga, di ba, yung ibang mga supporter ng Creamline, di ba, sa volleyball, MM, sila ko, Alisa Valdez ako, ganun, or Tots Carlos ako, ganun, di ba, o so ngayon, talagang totoong malalaro nyo na ang, ano, ang mga idols nyo. Nauna din natatalo ko kasi hindi ko nga makuha yung ano, yung technique, pero ngayon alam ko na. So, di ba may ano, parang i-upgrade nyo siya para gumanda, gumaling sa laro. Misip ko, sabi ko hindi ko na kailangan, ang galing ko na. Ah, ang yabang. Yes, timing lang yan guys, timing lang. Anong code? Wala akong code.
no, 'di ba? Si Kayla ka mga kabog pumapalo. Cream 9 ice cream. Sa ngayon po ang nakakabili kami ng Cream 9 ice cream sa mga iba sa mga sari-sari store na nag-ano ng ice cream, meron sa Pure Gold, ganyan. Sa saan pa ba? Parang sa Pure Gold pa lang ako nakakakita ng ano. So, yun. Ayan, sa Dalio. Ayan. Oo, meron. Na-addict kami. Para kala nyo nag-ML kami. Huwag kayo malito. Ano lang yan. Cream Line, ano yan? Cream Line Volleyball Game App. Blue pa, blue hair pa si Toti kasi noon. Ayan, bali 788 na tayo. Yay! Hello po. Magandang hapon po sa inyo. Oh my God! Kailangan makalista kayo sa level 1. Masaya. Ay, ma-download? So, mamaya ako may a-announce lang ako mamaya. Pag ano na tayo, so 1,000 na tayo. Para sabay-sabay na. Tari sa level 3. Ang yabang. Di ba? Madali lang yung game. Ay, hindi pwede sa Canada. Ay, kasi nakaano. Hindi ko rin alam. Kasi sa level 1, si Ate Lay lang, si Sato San, tsaka si Kayla. Yan, 8:28 na. Sige, mamalapit na mamaya-maya. Gusto nyo ba ituro ko kung paano yung technique? Chas! May technique talaga dyan. Ay! Tuturo ko sa inyo kapag nag 1,000 na tayo. Sige, sampulin ko kayo kung paano maglaro. Level 2 na ako eh. Hi! Sino yun? Diba? Ito yung tsura niya. Ta-da! Cream line, good vibes, smash. Oh. Ay. Okay na, may pangalan na ako. Ah, may power level. Oh, si Sato ko. Sato-Sato. Sato-Sato. Oh, ganyan yun. Ayan. Oh. Ang hirap kasi, oh. Ganyan, serve, and then spike, bang. Balik. Pag i-receive, hold. Ta-da. Oh.
spike. Ay. Oh, bakit? Na point. Oh, di ba? Ganun lang siya. Timing lang. Sorry. Oo, di ba? Tumatalikod si Ate Lai. Oh, taray na 15-0. Taray, puro service. Okay, mag-out kay Ate Lai. Ayan na, malapit na. Ayan. Alam ko nabitin kayo kagabi, 'di ba, sa ating Ella Talks kasi late tayo magtanungan kagabi. Hindi ko lang sure kung makakapag-Ella Talks tayo, pero pwede pa naman kayo magtanong. Pero pag 'yan, kailangan maka 1,000 muna tayo para sabay-sabay na tayo. May i-announce lang din ako, pero ano lang 'to, small thing lang. Huwag kayo masyadong mano. Yan. By the way, thank you so much for sa mga nagsisend ng virtual gifts. Kaya, i-share nyo na tong live na to para madami na tayong magawa today. Yan. So, again, pakilike din po tong live stream natin. Oh, thank you po! Sino nag... Thank you, Ate Tin 49. Thank you po. God bless you. Mamaya yung mga tanong. Para dire-diretso. 1,000 niya muna to, guys. Let's go. 1,000 viewers. Muntikan ko na makalimutan na magkukumo ako dahil sa Creamline. Sa Creamline game up. Ano ba yan? Thank you, Envy Casanchez sa Manila Drift. Thank you, Myrene. Thank you rin po. Oh my God, thank you so much po sa lahat na nagsisend. Bilis. Hindi ko nakikita. Pero thank you so much po. Yan, onti na lang. Oh my God, thank you. District 1 ba ang tawag? Ah, District 1 pala. Akala ko pinagsama na ang chocolate hills tsaka sari man ako. Yan na, lima na lang. Ayun ulit, may nag-send ulit. Thank you. District 2 naman. Thank you po. Ano, District 3 naman. Oh. Hanggang 100, District 100. Yes! May baong ka pa dyan. Oh, 4, 5. Baka mga tinatanong. Ayun lang. Gusto ko yan. Eh, kasi hindi tayo natuloy sa Ella Talks kahapon. Oh, grabe. District 7. Ilang district ba tayo? Ala! Sama yun sa panel. Ay, yay! Ayan na, 1,000 na tayo! Best sa atin. Thank you so much guys sa pag-share ng live. Dahil dyan, 1,000 na tayo ngayon. Ayan, and ang dami na ng district natin ngayon. District meet. Charas. Hindi, may nagsasend sila. District pala tawag dun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ayan. So, ito lang naman po ang aking, pero bagong lahat, hello po sa ating 1,233 viewers. Ayan. So, yan po sa ating mga viewers. Pakilike po itong live stream na natin. And kung gusto niyo lang naman po mag-send na visual gifts, wala pong problema. But thank you so much po. Ayan. So, ang announcement lang naman. Ayan. Hi, Ate Liz. Ayan si Ate Liz. So, bukas po, again, same time, magkakaroon po ako ulit ng PK battle. Ayan. So, dapat, sana naman, manalo naman ako. Ano? Sana naman, ano, support niyo naman ako sa PK battle. Nakakahiya. Pero yun, support niyo ako sa PK battle. Joke lang yun. Pero kung ano man. Ayan. So, bukas ko malalaman. Bukas ko malalaman kung anong ang eksena namin tomorrow. Pero 4 lang po ang ano natin, makakalaban natin tomorrow. Ayan. So, kaya, ano nyo na, ready nyo na lang, abangan nyo na lang po mamaya ang aking, ano pa, abangan nyo po ang aking ipopost about sa PK Battle tomorrow, 5 PM din po iyan. Ayan. So, 4 po sila. So, ayun po, yun lang din. Bye! Char. Sarap? Ayan. Thank you, thank you. Diba same lang naman yun? Kung paano ka magbaksak dito, ganun din magbaksak sa PK battle. Basta sa akin kayo magbabaksak, hindi po sa kalaban ko. Wow, thank you po sa Malacanang. Thank you, Teen 49. Naaaliw sila. Ayan, sige. Pwede na kayo magtanong. Ano yung most heartbreaking season natin? Conference. Ako yung ano? Kurashi. Baka magkabali ako. Kurashiki. Yes. Yung invitation na last year. Kasi, ano, na-feel ko na sa atin na. Pero, hindi pala. Pero yun, sad lang ako kasi, yun yan, na-feel ko na para sa amin na yun. Pero, kinulang, ganyan. Kaya yun, bawi na lang ulit this year para sa ano, invitational. Ito po. Di malamig. Ayun siya. Kasi yung sa ano naman, yung sa isang invitational din. Ay, reinforced, diba? Yung third lang kami. Parang sa Bakara, hindi. Parang ako, Kurashiki pa din ako. Kasi sa Bakara, parang hindi rin talaga sa amin yun. Parang, gusto namin mag-champion, pero may feeling din na hindi, parang hindi namin deserve mag-champion. Ganun. So, daming nangyari. So, yun. Yung sa Bakara, kasi, yung na-feel na namin talaga, as in feel na namin yung ano, yung papunta na kami dun sa gusto namin mangyari. Kaso nga, yun, nagkulang lang din talaga. Yun. Yung sa ano, yun, sa third, yung nag-third kami. Saan tayo? Nag-third tayo sa reinforce ulit. Parang, kasi pag ano, pag kunyari sa battle for, ano, gold, masakit kasi yung ano eh, kahit second phase kayo, ang sad kasi na second, ano ka, sa talo. Ganun, di ba? Parang kaya nga sasabi na mas masaya kapag third place kasi panalo ka. Pero kunyari, battle for, ano, gold, kahit second place ka, ang sad kasi talo ka. Siyempre, ayaw naman ng talo. So, ayun. Kaya parang mas sad talaga pag
nakukuha namin second place, ganun. Best import ng Creamline. For me, si ano kasi, si Dao kasi, ay, thank you so much po, Jennifer Alinas. Si Dao kasi, ano siya, perfect siya sa system ng Creamline. Kaya, makakasabay siya, ganyan. Kahit di siya katangkaran, so makakasabay talaga siya sa amin. And, power, ganyan, mautak maglaro, tsaka all around din, depensa, may receive, maganda mag-serve. So, yun yung parang isa sa ano talaga ng Creamline din eh. Kuya, perfect siya. Ganun. Kasi, oh, tama. Yun, si Tom. Masama ba akong friend kung hindi ako magpapautang? Ikaw, masamang friend ka ba kapag di ka nagpautang? Depende naman kung kanino. Siyempre, hindi naman sa lahat magpapautang ka. Hindi naman required. Oo nga. Yun yan. So, depende sa kung, siyempre, kung pinagkakatiwalaan mo yung tao, yan. Pinagkakatiwalaan mo yung tao, tapos, wala naman siyang issue about sa hindi nagbabayad. So, carry lang. Ganon. Tsaka, depende rin sa'yo yun kung kaya mo magpautang. Siyempre, inyong tanong kung kaya mo magpautang. Masama. Oo, yun. Parang mas masama yung hindi ka nagbabayad. Ako ayoko nagpapautang kasi ayoko yung maniningil. Ayun yung, ano eh, ang hirap, yung maniningil. Tapos, di ba, may madami tayong nakikita na yung, kung sino pa yung naniningil, siya pa yung masama. Di ba? Yung parang, alam mo namang yung may mga nababasa ako, tsaka napapanood akong gano'n. Yung parang, ha? Sisak na, nagpahiram sa'yo, ang tagal mo lang din nagbabayad, ikaw pa yung galit. Gano'n, di ba? So, kaya ayun din, yung kinakatakot ko kapag magpapautang. Pero hindi naman ako maano. Ako naman, feeling ko, ako, hindi naman siya utang. Parang hiram siya eh. Hindi ko pa natatry umutang. Umutang na ba ako? Parang meron naman akong time na umutang. Pero, minimake sure ko na babayaran ko. Kung meron man akong napag-utangan, hindi ko nabayaran, sabihan niyo ako ah. Ganun. Pero kunyari, ipahiram lang ito eh. Kunyari, medyo malaki. Pero babalik ko lang. Babalik ko lang? Babalik ko rin. Misa kasi nakakatamad mag-ano yun, no? Online bank. Pero mo nakakatulong yung katamaran. Kasi minsan, kunyari, mag-check ako online shopping. Kasi naka-ano na, oh. Naka-check, mag-check out na lang, oh. Babayad na lang. Tapos parang, katamad mag-pindot-pindot. So, thank you. Buti na lang. Alam mo, buti tamad ako. Ano daw say mo sa suffer and sacrifice sa love? Suffer. Ewan ko, bakit magsasuffer ka sa love? Bakit magsasuffer? O sacrifice na lang? Kailangan ba laging may sacrifice ka pa for love? Kasi kaya naman din. Kaya mag-compromise. Oo. Pero di ba nga lagi sinasabi lang nila ng MG na kapag may something good na nangyayari, lagi may kapalit na. Wait lang. Ang hangi. Ano yung anghang? Yung isa, ano? Yung noodles? Ay, chicken. Spicy nga eh. Ayun na daw yung boses mo. Saan mo daw? Ayun daw. Pag ano, pag may maganda daw nangyayari, may laging kapalit. Hindi naman kapalit na negative. Oo. Pero may kasama siya.
hindi laging positive yung dumadating sa'yo. Parang dapat ready ka to face yung opposite na consequence. Mm-hmm. Like, gaya nga, pag-fame. Kanyari, pinagdasal mo na sana sumigat ka. Pag natupad yun, may kapalit, dapat ready ka sa kapalit na yung attention. Attention, hindi mo laging gusto. Oo. Tsaka, talagang iingay yung world mo, talaga. Sa love? Hindi yun. Pili ko hindi naman laging kailangan. May sa-sacrifice. May sa-sacrifice. I guess, kailangan laging compromise. Mm-hmm. Sa tama, tama. Oh, thanks to sa advice. Ano daw yung hardest championship natin sa Creamline? Japan pa rin, no? Japan ba? Parang ito. Choco? Parang lahat. Ay, sabi ko sa ay, kanya. Japan, oo. Oh, may hirting kasi up to the last point pa. Hindi mo alam. Grabe, diba? Sa'yo na yung laro eh. Hindi, tsaka ano talaga. Oo, oh, yung ganun. Hindi, tsaka ano yun eh. Knockout game yun. Oo, oh, yan. Kaya, sabi ko nga sa kanya, last year, buong, ano namin, finals. Lahat finals natin mahirap. Finals game, oo, oh, mahirap. Tapos diba, nakaisa pa yung Petro. Tapos di tayo nanalo. Oo, nanalo. Di tayo nanalo sa... 5 sets din yan ba? Oo. Oh. Hindi, yung first game, 4. Yung last game, 5 sets, diba? 4 sets lang. 5 yung second, game 2. Tapos yung game namin sa Kurashiki, 5 sets, hirap din kami, nahirapan kami. Itong 5 sets din. Nang last game, 5 sets. Sobrang dikit. Sobrang dikit pa. So, lahat, feeling ko hindi na talaga madali. Hindi ka madali na talaga mananalo sa, ano, sa PVL. Ayan. Kaya kung akala nyo madali sa amin, yung hindi namin din ine-expect yung panalo namin buong season. Diba? Hindi talaga namin kaya. Hindi namin talaga ine-expect. Kasi parang nga, dumating kami sa point na kaya ba namin? Ganon. Kasi nga, daming nawala din. So, medyo adjust talaga, ganyan. Pero, parang nag-ano lang kami. Siguro, ano lang, one game at a time. Tsaka, nag-stick kami sa system. Tsaka, nagtiwala kami sa system. Ganyan. And, ano, syempre, thankful din sa, ayun nga, sa mga teammates namin na yung parang ikaw, diba? Ikaw, parang sa sarili mo, di mo alam kung 100% ka, pero buti na lang nandiyan yung mga teammates nyo na handang sumuport sa inyo, parang tutulong sa inyong makabalik ulit. Ayan. Kaya siguro, nangyari din yun. Pero walang madaling laro talaga, guys. Oo. As in, parang pag-game day, pag-gising kami, Lord, parang pipray mo na lang, Lord, please. Ganda sana laro ko, ganun. Diba? How's Ella po sa parents ko? Okay naman po. Okay naman. Ayaw siya ni Mama mag-drive. Galing ni Ella mag-drive! Ganun. O, misa-misa si Mama sa kanya eh. Tsaka, yun, close siya sa ano ko, sa family ko, ganyan. Wait. Ano daw sa kakapagod, maghintay o yung nagpapahintay?
Ha? Makakagod maghintay. Meron kami friend. May kakilala kami. So, meron siyang gusto. Tapos, si ano, hihintay siya. Oh. Tapos, kasi parang meron daw, may binigay na ano, ganun. Tapos parang, ngayon, magkasama pa rin sila, lagi sila magkasama, ganyan-ganyan. So, parang hindi rin niya kaya na umalis siya dun sa tabi nung nagugustuhan niya. So, parang sad lang kasi feel namin yung love niya dun sa taong yun. Pero parang hindi na ibabalik nung isa. Ganyan. Kasi madami siyang dahilan din. Madami rin dahilan yung isa. So, parang yun, sabi namin, parang ako, kung ako yun, parang gusto kong umalis sa tabi niya para din malaman niya yung halaga ko o kung ano ba yung totoong nafe-feel niya para sa akin. Kasi parang yun din, ang sad kaya nung ganun, no? Ikaw paano kung ganun, anong gagawin mo? Kunyari ako, ikaw gusto sa akin, ako gusto ko, yan yan, nagbitaw ako. Pero, gano'n lang, parang hinahang kita sa ano, sa ere na, diyan ka lang, hanggang, yung gano'n, anong gagawin mo? Ano ba yan? Kasi kapag nabibigyan gano'n, pag-asa. Pag-asa. Kahit gano'n kaliit. Pero depende lang sa tao. May mga tao kasi na hindi talaga susuko. Oo, hindi susuko. Or okay lang sa kanila yung gano'n yung sitwasyon. May mga tao naman na hindi na kaya. Alam nila talaga yung worst nila. Ay, hindi ako magsisettle sa ganyan. So, iba-iba. Pero ikaw, anong gawin mo? Alis ka. Sa tabi ko. Pero sabi ko, ayokong malis ka. Ganun. Wait lang. I-mention lang dito si Direk. Oh, Direk. Hello, Direk. Energy! Charis. Nation? Direk Nation? Sabi na, sabihin mo Nation sa COVID. Nation? Nation ang pangalan? Ano? Direk, hello! Ano ba? Anong gagawin mo? So, alis ka. Kung ikaw mo, ikaw, as a person. Ako, aalis. Aalis ka. Same. Same din. Hindi ko kaya. Ako din, hindi ko kaya. Tapos sabihin ko, ako yung sabihin ko, ano ba talaga? Anong meron sa atin? Ganun, oh, di ba? Pang ano, pang teleserye. Ano bang nararamdaman mo? Sakit na ako. Ganun. Pero hindi rin naman namin ma-judge siya. Kasi parang, dun, feeling ko doon na lang din siya kumukuha ng ano na. Ayun, may pinaghuhugutan niya siya. So, parang nandun siya nagtitiwala. And parang ganun yung love niya. Grabe, no? Nasad kami nung nagkwento siya. Grabe talaga. No, sad. Pero nasad, nagkwento rin naman yung isa. So, alam naman yung side nila parehas. Kaya, parang, oh my God, nasad talaga. As in. Ayan o, speaking ay niya, ay yung kinikip daw yung friendship kaysa, ayan, may gusto, ayan, yung friendship. Kinikip nila kaysa magkatuluyan sila. Ikaw, paano yung mo gagawin yun? Kanya tayo, best friend tayo. Tapos, kinexample mo lang si, ano, si Adela. So, best friend tayo. Then, nagkagusto tayo sa isa't isa. So, gusto bang i-keep lang yung friendship natin or gusto mong mag-level up yung ano natin, relationship? Kung kaya naman natin, parang hindi yun. Ba't hindi? Mm-mm. Pero yun lang, may risk na sira yung friendship natin. Hindi ko alam. Hirap mo salita pag hindi mo pa naranasan. Bakit di ako may ilog kay Alisa? Hindi. Ano ba?
Hindi ba hindi naman? Hindi kayo ano? Hindi ba kayo ano? Ah, hindi ba? Hindi. Okay. Akala ko, friend. Ah, hindi. Oo. Pero, ayun niya. Ayun din. Yun din. Ayun din pala yung ano. Hirap na, no? Pero alam mo yung hirap din kasi, paano kung mag-work, di ba? Paano kung nag-work kayo, tapos, ganda pala na magiging takbo ng relationship nyo, ganyan. Pero meron din naman kasi na talagang nag-e-end talaga na, di, pang friend lang. Friend lang talaga ang ano, turingan, ganun. So, nagkagusto, pero hanggang friend lang talaga. Ganun. So, sa inyo na rin yun, guys. Kasi, yan nga, depende nga yun sa magiging decision nyo parehas. Kung kaya nyo bang i-risk yung friendship nyo or gusto nyo yung mag-level up pa yung ano nyo. O kunyari, ano daw gagawin mo kapag may isang natanong na to kahapon eh. Ikaw, forgive or forget? Anong pipiliin mo? Ano yun? Ano yun ba yung forget? Magsistay pa din ako. Ah, sige. Kunyari, magstay ka. Hindi ba? In general na lang. In general na lang. In general. Hindi ba safe? Ano siya? Pag pinatawag mo, kakalimutan mo. Ha, ako hindi. Papatawag ka daw, nakakalimut. Ano, ano lang, difference mo? Ayun nga, ewan ko. Forgive, forget. Pero ikaw ganun ka, pag nagpatawad ka, hindi, kinakalimutan mo din. Pero hindi mo nakakalimutan. Hindi ko nakakalimutan, pero... Papatawad mo siya? Hindi ko siya... Ibibring na. Ibibring na. Oo. So, forgive lang. Kasi parang hirap naman kung ipo-forget mo lang yung ano, yung mga nangyari. Ella Eats muna. Bakit Ella Eats? Oo. Ako may mga ganun akong ano. Pero ito, nag-end na talaga yung ano. Yung mga, yung naging karelasyon ko. Parang mas pinili kong mag-forgive na lang. Kasi hindi ko talaga makakalimutan. So, ibig sabihin, mas in-end ko yung relationship. Para mas parang mapatawad ko siya. Ganun. Hindi daw ikaw marinig, love. Wait. Wait lang, ito na nga. Nagbabackread ako eh. Paano ba daw malalaman kung love na or friends lang? Paano sobrang iba naman yung relationship sa love? Pagmamahal ng kaibigan sa partner. Romantic na love. Parang hindi naman siya kakalimutan. Oh, like, kunyari, yung gusto mo, kaya mo siyang ihag, pero yung friend mo, hindi mo kaya. Yung gano'n. Okay, gusto mo, kaya mo ikiss yung love mo, pero yung friend mo, hindi mo. Ay, parang, gano'n, kasi friend na kayo, gano'n. Pero meron mong mag-friend na kaya mag-hug or mag-kiss, ganyan.
ano-ano. Wait lang, may nakita ako. Ay, naku, nanuhan na inyong. Lo, nanuhan na yun. Come on. Ay, buksan na yun. Ano yung small things na nagpapakilig sa ito kasi sa akin, kaila ko lang din na experience. Ay, hindi naman. I mean, mas na appreciate, mas na feel ko lang din sa kanya yung maasikaso, ganyan. Yung simpleng kukuha na niya ako ng plato or kukuha na niya ako ng kanin, ganyan. Tapos pupunin niya ng Diyos. Ng pagkain. Ganun. Hindi, yung ganun. Tapos, yung parang lagi akong kasama sa gagawin niya. Yan, maglalaba. Kasama niya rin yung damit ko, ganyan. Tapos, hindi daw ako maano. Ano yung sasabi mo sa akin? Hindi ako sentimental na tao. Hindi daw ako ganun. Siya maganun siya. Kaya yung mga, kunyari, nagugulat na lang ako sa kanya na, ay, ano, gusto mo kasi yung ganito eh. Tapos, parang, ay, ang galing na, ano niya yun. Kasi hindi naman siya masyadong pansinin. Yung mga ginagawa ko, maliliit na bagay, na gusto ko, nagugustuhan ko, na ginagawa niya. Tapos, sabihin niya sa akin, ay, ang galing na, na ganun yung gusto ko. Ganon. Huwag kang mag... Ayan. Protected or priority? Hindi ba pwedeng parehas yun? Paano mo daw masasabi na kontento ka na sa life? Depende kasi din sa gusto niyo sa buhay. Gusto niyo pa ng more. I guess it's human nature to always want more. Mm-mm. Parang lagi ka namang, naabot mo na yung ganito. Mag-aim ko for something higher or bigger. Wala naman siyang katapusan na paggusto ng mas. Wala siyang katapusan. Oo. Pero siguro contented in a way na hindi ka naiinggit. Na-appreciate mo mo nung meron ka. Ganon. So, di ka na naghahanap ng... Ano? Meron kasing goal na healthy eh. Baka yung minsan, hindi ka na nag-contente kasi hindi na nagiging maganda yung gusto mong mangyari. Hindi, parang hindi ka contento na meron ka naman ganito, pero dahil nakafocus ka sa meron yung iba. Na o-overlook mo na kung ano yung meron ka.
Pero ikaw, contento ka naman sa life mo. Yes. Or no. Deal or no deal. Pero I think, ano, contento na. Pero yun niya, gusto ba mag-aim ng more? Pero hindi to the point na naiingit ka. Ang dami kang pangarap. Hindi ka, hindi ako naiingit. Oo. Contento in a way na nakukuha, ay nagagawa mo na yung mga gusto mo na, na ikaw yung pinaghihirapan mo. Oo, tsaka at peace ka lang. Mm-mm. Yung wala kang tinatapakan, parang happy ka lang sa mga natatanggap mo at nakukuha mo sa life. Pero syempre, madami pa rin kami gustong gawin. More. Pero hindi naman pwedeng hanggang dun lang din. Thank you, Ate Elise. Lagi na natin natanong yung love or career. Well, sabi naman, di ba? Ay, taray. Hindi nyo naman pwedeng sabihin na love. Eh, paano yan? May kailangan kang buhayin, di ba? Kailangan buhayin din sarili mo. So, hindi mo pwedeng baliwalain yung career mo. So, pwede yung dalawa naman. Hindi kailangan mamili. Okay yung tanong nila kung ano. Mas? Hindi, parang... Ano pipiliin? Hindi, paglalaro. Oh. Oh. Tapos, kailangan natin mag-move. Oh. Naglalaro ka pa. Mm-mm. Oh, yun. Magbabago yung ano natin, life natin. Hindi, kunyari, titira ako sa ibang bansa. Mm. Saan ka ba? Sabi mo, compromise. Baka hindi. Baka yun nga yung inaala nila na lover. Yun nga. Ano mong lover ba rin? Oh my God, wala na akong chicken feeling. Gumagamit na daw sila ng speaker. Laksan mo daw, love. Oh, gusto niya ng mic. Ito, mic. Lakas kasi nito. Hindi nahihinaan to eh. Sabihin ko lang yung hindi daw. Ano bang klase yung tanong yan? Love or career? Eh, paano daw? Kunyari, naglalaro ako. Tapos gusto niya na mag-move sa ibang lugar. Magsasacrifice, ay, ano ba, pipiliin ko ba yung career ko over career, ganun. Ganun ba? Ganun ba? Pero yun nga, sabi mo, compromise. Hindi, napag-uusapan naman yun. Hindi naman, kung love niyo naman yung isa't isa, hindi naman para suko niyo pa yung, ano, yung love niyo sa isa't isa dahil lang doon. Ikaw. Hmm. Ano? Kumakalas eh. Yes. Ano daw thoughts mo about sa bibigay ng second chance sa relationship? Lahat naman may, ano ah, deserve na second chance. Mm-mm. Pero pag third and fourth or fifth, medyo ibang usapan na yan. Oo. Alam mo sa atin lang kasi yung culture na pag may ginawa, nagkamali ka sa buhay, ano ka na eh. Cancel. Wala ka ng pag-asa. Oo. Parang ano ka na? Parang, cancel ka. Oo. Parang hindi ka namin nabibilang dito sa mundong to kasi mali ka, nagkamali ka, ganun. Parang hindi ka pa pwede mag... Bago.
Oh, tapos nakakainis yung parang, ikaw ba? Tanungin mo kaya sarili mo, wala ka bang pagkakamali din? Oo. Tsaka, di ba binibigyan ka rin ng chance para magbago ng mga tao sa life mo? So, parang, huwag mo akong i-judge. Kasi ikaw nga, nagkakamali ka din. Ganon. Si Lord lang pwede mong judge natin. Oo, si Lord lang. Pero, yun nga, feeling ko ganon na nga din. Yun din siguro talaga, lalo kapag medyo talagang kilala ka. Maja-judge at maja-judge ka. Ganun. Wait lang, ang bilis. Ay, naku, ang bilis. Ay, thank you, Ate Elise. Sa pa-dragon naman dyan. Sino ang nag-good morning? Of course. Sino? Ako lagi nag-good morning. Kasi ako una nagigising. Kasi nga, pag alarm, oh, gising agad. Ganun. Ay, pero hindi yung, wag kayo maniwala kay Toti, OA lang siya. Hindi ako tumatayo agad. Pero gising lang ako agad. Ano yung tanong ni Ate Elise? Wait. Uy na naman, nag-ano na naman ang aking ano. Ah, namatay na naman. Ay, wala na naman sa kumo. Ano na ba? Yan. Ayan, nawalan. Oo, naglalagay yun. Nagtanong, do you think you can have multiple best friends or only one? Depende kung gano'n ka-friendly. Wait, guys, ha. Ayan, naglahang kasi. Gano'n daw kadami, or gano'n kadalas daw yung away? Gano'n daw karami para masabi mo? Ganon, parang lagi ba? Pag lagi ka bang nakikipag, lagi ba kayo nag-aaway, healthy relationship pa siya? Kakabagod kaya pag-aaway. Ano klaseng away? Kung susuntukan kayo, ayoko talaga, hindi healthy yun, sis. Ang nakakapagod kasi sa away, kapag yung away nyo, paulit-ulit, tsaka yung, parang minsan,
walang sense yung pinag-aawayan nyo. Yung parang dapat hindi naman pinag-aawayan. Ganun. Like, kunyari, yung pinag-aaway, kunyari, sa, syempre, sa kunyari, mag-asawa or sa mga matatagal sa relationship, ang naging problema medyo sa financial, ganyan. Yun yung medyo parang mabigat talagang problema or mapag-aawayan nyo. So, parang gets naman yun. At dun yun naman din masusukat kung gano'n nyo, gano'ng katatag yung relationship nyo sa mga gano'ng kabigat na problema. Pero kunyari ganito, ano ba yung mababaw na away? Kunyari, ano, hindi naliligo si Ella, gano'n. Tapos, hindi naliligo si Ella. Tapos, nagsabihan ko siya. Tapos, lagi na lang siya hindi naliligo. Ganon. Yung mga ganong kababaw, yung paulit-ulit na, yung pinagsabihan naman na siya, pero hindi niya ginagawa. Yung ganon. Parang yun yung parang hindi healthy yung pag-awayan. Kasi parang yung hygiene, parang ano na yun eh. Dapat natural na sa'yo yun na merong maliligo ka. Yung ganon. Or, ganon. Yung mga ganong maliliit na bagay. Pero yun niya, kung mabibigat na problema, yung kailangan solusyonan talaga. Parang healthy siya kung talagang maano niyo, masosolve niyo ng kayong dalawa. Tsaka, parang sa relationship naman, wala naman din talagang example ko lang yun, guys, ha. Ikaw yun naman, naliligo naman si Ella DJ. Kasi pag nga tumaligo, ang tagal-tagal tumaligo eh. Sinasabi ko lang, yung ganong away lang na, palitulit na sis! Pasabihan, sinabihan ka na, ganon. Ayun, yung parang, ano na yun, ayun, normal, natural na yun na dapat. Hindi na kailangan pagsabihan pa. Ganon, yung mga ganon. Kasi matik na yun, dapat nga naliligo ka na, hindi na pa sabihan, ganon. Hindi parang nakakainis pag-awa yan. Ulit-ulit na. So, hindi lang naman yan. Madami pa. Na maliliit na bagay. Na paulit-ulit. Yun yung ano, yung nakakainis pag-awa yan. Pero, normal naman ang away sa relationship. Walang perfect. Situationship. Ay, nape-pressure ka daw ba pag nasasabing green flag ka? Ako na. Hindi. Kasi normal. Hindi siya perfect din, guys. I mean, ako na magsasagot nun kasi ako naman yung nakakakita. At saka nakaka-feel. So, hindi ko naman sinasabing perfect si Ella DJ na partner. Nagkakamali din siya. Nakakainis din siya. Minsan napipikon na ako, ganun. Joke lang, hindi naman. Unti lang, char. Yung ganun, may ganun pa rin ako. Na-feel, ayun, nag-real talk na si sis. Hindi, pero kahit siya naman din sa akin, may na-feel din siya ganun sa akin. Pero, siguro, green flag siya sa part na, ay, yung alam niya kung paano niya ako, kung ano, alam niya kung ano ako, kilala niya ako, kinilala niya ako ng sobra, tinanggap niya ako ng sobra. Tapos, yung poprotektahan kanya sa kung anong kaya niya, kung paano kanya, hanggang saan niya kayang protektahan ka, ganun. And
yung parang nafi-feel mo sa sarili mo dahil sa love na binibigay niya sa iyo, nafi-feel mo na worth it kang mahalin, ganun. Kasi minsan, di ba, nafi-feel natin na parang may napapa-feel yung ibang, yung mga, yan, kayo, nagka-partner kayo, may napapa-feel sa inyo yung partner nyo, na parang, ay, parang, bakit parang hindi ako deserve mahalin, ganun, di ba? So, siya parang yung love niya, parang deserve ko mahalin, ganun. Tapos, tsaka hindi lang sa akin, sa friends, grabe niya pahalagaan yung friendship niya, siguro. Kasi ganun talaga siya as a person. Sa family niya, grabe yung love niya sa family niya. So, ayun. So, hindi naman siya nape-pressure kasi feeling ko, since birth, ganun na siya. Baby pa lang siya, ano na siya. Ganun na siya.